Yes, good morning, Mike. Radio broadcaster Percival Mabasa was shot dead while driving his car on his way home in Barangay Talundos, Las Piñas City, Monday night. According to the CCTV footage obtained by the Las Piñas police, two unidentified gunmen riding a motorcycle shot Mabasa at around 8:30 p.m. I have you. Near the gate. Ito mga kabatas natin, maaga pa, no? 8:30 p.m. Tapos riding in tandem yung tumumba sa kanya. Ano ho? Ngayon, syempre, no? Nobody deserves this. Diba? Nobody deserves this. Nobody deserves to die this way. Diba? Nobody has the right to take away a person from his or her loved ones. Diba? Walang taong may karapatan dyan. Kahit ano ang pinaglalaban mo. Diba? Kahit nga, mga kabatas natin, kahit ano ang ginawa sa'yo. Kahit ano ang ginawa sa'yo, wala kang karapatan. Kahit pumatay din yung tao. No? Wala kang karapatan na tumangay ng buhay ng isang tao. Dahil kung kunwari, no, ikaw ginawa mo rin yung ginagawa niya na hindi maganda, then pareho kayong masamang tao. Wala kayong pinagkaiba. Diba? Nakita ko lang kasi, ang daming nagre-request sa comment section tungkol dito kay Percy Lapid. Ano. Ito, tignan natin mga kapatid natin kung ano nangyari. ...of BF Resort Village. The Las Piñas police was able to retrieve two empty shell cartridges at the crime scene. Mabasa obtained two gunshot wounds at the back of his left ear. Las Piñas police chief Jaime Santos said that he already created a fact-finding team to focus on the investigation of the case. Mabasa, popularly known as Percy Lapid, from his radio program Lapid Fire, was a staunch critic of the government. And ito mga kapatas natin, ano, ang sinasabi din ng iba dito, no, na syempre, because he is a staunch critic of the government, parang ang pinagbibintangan, eh syempre, parang yung gobyerno. Huwag natin gawin yon, no? Huwag natin gawin yan. Let the investigation proceed. Tulad ng sinasabi ko lagi sa ganitong mga klaseng investigasyon, huwag tayong magkaroon ng tunnel vision. Diba? Let's not preempt things. Diba? Kung ano yung makukuha ng mga investigador eventually, diba? Then, let's work with that. Huwag tayong maging tulfo. Ano ho? Kasi if, like for example, you will be dictating people to do this and that again, eh, hindi na gagawin na maayos ng mga trabahador. Sorry, yung mga investigador, yung ano yung gagawin nila. Diba? Let's not jump into conclusions. Muna. Diba? Yun lang naman. Diba? Everyone is a critic. Sa tingin nyo ba, ano? Sa tingin nyo ba, ikaw? Kayo? Diba? Wala ba kayong nakikriticize? And of course, kapag ikaw, you are critical of the government, that's your right. Karapatan mong i-criticize ang gobyerno. Bakit? Gobyerno mo yan eh. Bakit? Nagbabayad ka ng tax mo eh. Diba? Tuloy natin. That's the latest so far here in Las Piñas. Back to you, Mike. Nico, are we able to hear from the family? What have you gathered from them? Has Percy Lapid been receiving death threats prior to this incident? Mike, we were able to talk to the we were able to meet the family last night when they went to the funeral service, funeral home service. But unfortunately, they decided not to talk about the case yet because they would like to have their privacy and during this time of grieving. And I've also... Yeah, mga kabatas natin, no? Tama yung ginawa. No? Tama yung ginawa dito ng pamilya. Why? Because this issue is already too polarized. Masyado nang napopolitika itong issue na ito. Tandaan natin mga kabatas natin, ano ho, yung mga namomolitika sa mga ganito klaseng issue, ano ho, wala kayong karapatan. Tulad nga nung nangyari sa pamilya na yan, no? They are grieving. Sila yung nawalan, hindi kayo. Diba? Maka Marcos ka man, o maka kakamping ka man, o kahit ano man, maka DDS ka. Diba? Ano man yung political beliefs mo dito, back burner yun. Huwag mong isingit kung ano.
Wag mong isingit kung ano yung pinaniniwalaan mo dito. Kasi first and foremost, may pamilya. May pamilya na umiiyak ngayon at nasaktan. Be considerate about them. Diba? Be considerate about them. Sila nga, ayaw nila magsalita tungkol dun. Tapos ikaw, na napakagaling, ang dami mo ng teorya. Ang dami mo ng alam. Ang dami mo ng alam agad. Yung pamilya mismo, nakasama niya araw-araw. Yung pamilya na inuuwian niya, ayaw magsalita. Ikaw, ang galing mo na agad. Tayong ganun. Critical thinking. Critical thinking plus consideration. Consideration sa mga tao na naapektuhan dahil sa gantong pangyayari. Respetuhin nyo rin sila. Hello guys, follow up lang po ito sa nauna pa nating na-i-upload na video kahapon. Pertaining the murder of veteran broadcaster Percy Lapid inside his vehicle in the city of Las Linas at around 8:30 in the evening. I hate violence and crimes though dati ay nakapagsalita tayo na dapat o tama lang sa isang drug pusher o smugglers na matukang. But you know that iba pala ang mararamdaman mo kung makakita ka ng isang ex na wearing ang isang posakal na kriminal na while kumakain sa lamesa. Ay nanginginig habang isinisubo ang pagkain sa bibig niya sa huling pagkakataon dahil siya ay bibitayin na. Maramdaman mo ang kakaibang kirot at bigat ng dibdib dahil tao rin pala siya na pwedeng magbago pa. Lalo na kung mamatay lang ang isang tao in vain dahil magkaiba kayo sa lahat ng bagay. Bagamat siya ay kilalang anti-Duterte at BBM ay pwedeng maging isang sacrificial lamb siya to put the blame to the latter. We have already witnessed a plot before kung saan ang daming inosenteng buhay ang nalagas because of their greediness of power. Remember that no one has the right to claim the life of a person regardless sa kung ano ang kanyang pananaw at paninindigan, be it personal at kung ito man ay work-related. Pasinungalingan mo or much better bring the issue to the proper place and forum at kasuhan ng libel o oral defamation. Ito na lang para sa pumatay o nagpapatay kay Percy Lapid na dahil sa galit mo sa kanyang sinasabi o ginawa against you kaya you came up sa isang desisyon ipaligpit siya. It is very simple dahil sa kahit saang angulo ay mas masahol at masama ka pang tao sa kanya because nilagay mo sa iyong kamay ang batas. At lastly to those people who kept on condemning him. Come on guys, gising kung walang karapatan siya na magsalita ng masama sa kapwa niya before when he was alive ay same as you na wala ka rin karapatang magstay sa lugar ng iyong puso't isipan na may puot. Sa kapwa lalo na kung siya ay pumanaw na. Don't judge others if you want others judge you also. Ang mga naulilang pamilya deserves your love and compassion. Put your feet in their shoes so that you will felt the same.